Yun guys, talakayin natin ngayon ang isang nakakakilabot na termite gang. Ang target nila ng mga grupong ito ay ang mga establishment na walang security sa gabi. Yan po ang mga gamit nila. Kita nyo, may mga pangkating sila ng bakal. Yun. At marami na rin silang nabiktimang mga bangko. Yung mga bangko na walang security sa gabi. Yan. Nagkataka po kayo, hindi nag-a-alarm. Marunong po silang mag-dismantle ng alarm. So, mga skills talaga sila. Yun, mga establishment na walang tao sa gabi. Yan. Marami na silang pinasok na mga bangko. Yan po ang point of entry nila sa public highway. Yan yung pangkating nila. Oxygen saka ayan yung pagpapaputok nila ngayon. Ayan yung tingnan yung mga butas sa ilalim yan. Yan, dumaan sila sa public highway, sa drainage. Ayan yung binabaybayan nila patungo doon sa target nila. Mga goggles nila oh. Panghukay. Tapos makikita niyo yung butas, so ayan yung point of entry exit nila. Yan sila pumutok, nagpapaputok ng ayan sa ilalim. Diba, napakalaki ng butas nila. Makikita niyo ang laki. Talagang pinagtiyagaan nilang hukayin hanggang sa makarating sa target nila. Gumagamit din po sila ng mga yun, primary nila hydraulic. Na napakalalaking hydraulic na kahit truck dump truck kaya nilang buhatin. So posibleng hindi pumutok yung wall nyo or kaya yung ano tiles. Diba? Biak talaga yung simento. Yan kasi lalabas ngayon. Marami na rin sa kanila ang mga nahuli at namamatay. Pero bakit hanggang sa ngayon, 2020 na, mula 2011 hanggang 2020, patuloy pa rin silang namamayagpag. Ibig sabihin niya, buhay pa yung financier nila. Yun o. Kaya po, paalala, kung may makakita kayo sa lugar nyo ng bagong nangungupahan, lalo-lalo na hindi kalayuan sa mga komersyal, ayun po, manmanan nyo na at i-report nyo sa mga otoridad. Maraming salamat po. Ayan po yung mga sample natin ng kilabot na termite gang na buhay pa hanggang ngayon.